Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa ating mga kababayan, mahal na tagapakinig at tagapanood, alhamdulillah, inshallah pakishare po ang video na ito bilang tulong natin at paghahangad natin ng ustisya sa isang kababayan natin, kapatid natin sa Islam, kung saan ay karumal-dumal na pinatay. Siya po ay ginahasa, chinap-chap at sinunog ng mga pinaghihinalaan o na membro ng mga kapulisan, itong mga suspect na nahuli kung saan. So nandito po ang kanilang pamilya at makakapanayam natin. Please po i-share nyo po ito na makarating sa mga kinaukulan, lalong-lalo na kila General Eliazar, Sir, at sa mahal na Pangulong President Duterte. So ito po, makakapanayam natin po ang kanilang pamilya. So assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, sino ang kapatid, no? Kapatid at mga pinsan. Ano po ang ito pong si Nadia, nung time na yun, kailan po siya nawala? July 20 ay nawala na itong si Nadia at wala kayong idea kung saan siya napunta. Ito ay may, kumbaga ay maghahatid lamang nung kanyang mga online selling. So, alhamdulillah. At ngayon ay naalaman natin, nag-viral ngayon yung nangyari sa kanya. So ano po yung naging action nyo ngayon sa pangyayaring ito at napag-alaman natin ang mga membro pa ng kapulisan yung gumawa nyon at ano po yung mga panawagan natin. So ano po yung nararamdaman nyo? Kayo po ay kapatid, no? Kapatid at mga pinsan nandito, yung tatay nandito rin pero hindi niya kaya na makapagsalita. So ano po yung mensahe natin? Ngayon ay nahuli na, no? Nahuli na yung iba at meron pa rin hindi nahuhuli. So, ano pong masasabi natin sa kuan? Ano pong mensahe? Marami pong nanonood ngayon. I-share nyo po kasi nananawagan po sila ng hustisya dahil hanggang ngayon ay wala pa rin malinaw na hustisya. So, ano po ang panawagan natin, nanonood, ang ating mga kababayan? So, ano yung mensahe nyo po, ano kuan? Mensahe po namin, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kay Colonel Mukaram na sa lang pulis, ano po sir, matulungan niyo po kami na mabigyan ng ustisya yung pisan po po kasi po, karumal-dumal po yung ginawa nila. Hindi na po makatarungan yung ginawa nila. Kay sir, sir ng Imam Council, PNP, bigyan mo po kami ng tulong sir na mabigyan ng katarungan yung pisan kasi kay Secretary sa Idamin, pangarungan, ACMF po, sana po matulungan nyo po kami, sir. Bangsa Tanom Ranaw. Agupi kami nga, sir. Sa Office of Commissioner na si Yusuf Mando po, umingi din po kami ng tulong. Pati po kay General Eliazar, bigyan nyo po ng katarungan yung pagkamatay ng pisa namin po. Ay, pwede po. Nailang yung mga kami. Terte. Sabi po kami kakaya ka na. So, ang panawagan natin ay managot. Meron pa bang hindi nahuhuli sa mga pulis na ito, na mga... Dalawa pa silang pulis ang hindi nahuli. So, ito ay mga anay, Sir General Eliazar. Nananawagan po kami sa inyo, mahal na General, sapagkat ito ang sumisira sa hanay ng kapulisan. Sinisira niyo yung magandang ehemplo ng kapulisan. Kung baga ngayon ay yung intensified cleansing ng PNP ay mapatunayan natin sa mga ganito. So ano po ba ang nangyari nung nabalitaan niyo ito? Ano po yung sitwasyon niya ngayon, yung si Nadia? Nung marinig niyo, anong ginawa sa kanya? Chinap-chap? Nagulat po kami kasi sinend po sa amin yung picture niya na abo na po. Ang dapat po pinatay na lang, hindi na sinunog ng ganon. Wala namang
ng kalaban-laban yung kasi babae at saka ng kasalanan. Nag-online selling lang po para po sa kanyang nanay na may sakit. Sa kanyang tatay, bakit po ginanon? Dapat tinulong na lang mo kung ano man ginawa. Tama, tama. Kung ano man. Pero yun ay mula sa iba't ibang station ng pulis. Ibig sabihin, hindi ito mga legit na operation or anumang gawain. Kasi sila ay pulis sa iba't iba. Merong sa Palayan, sa Kabanatuan, Kabyao, iba-ibang mga station yung pinagmulan nito. So, ito ang tinatawag na hold up or pang-abuso kidnapping. So, nakapile na. Kidnap for ransom. So, dahil walang pangtubos, ay ito na lang ang ginawa. So, ito ay isang Muslima, babae po ito na ginawa. So, sa atin nga, walang death penalty, pero hindi sapat na, kumbaga, kung titignan natin, talagang ipinapaubayan nga natin sa gobyerno, sa batas, na sana naman ay matutukan yung kaso. Ano pa po yung mensahe nyo sa kanila, sa ating mga kababayan na nanonood, humingi rin kayo ng tulong sa kanila na iparating yung may mga connection sa gobyerno. So, nandito po kami ngayon sa Dasmariñas City. At pwede po kayo makipag-ugnayan sa gusto mang pumunta rito o may mga maitutulong po na makamit natin yung ustisya. Ito po ay para sa lahat. So sa ating mga kababayan, ito po, makikita natin. Ito po ay laban ng lahat ng Muslim, mga Muslima, isang babaeng Muslima kung saan ay pinaghihinalaan na ito ay ginahasa muna, chinap-chap, sinunog at Subhanallah. So kailangan ang bawat Muslim, lalong-lalo na yung nasa gobyerno, ay tumulong mabigyan ng ustisya. Apat na pulis na po yung nahuli at may dalawang pulis pa na kung saan ay pinaghahanap pa. So mga kababayan, makikita natin dapat ang pulis, sila ang tutulong sa atin, sila ang magpuprotekta. Pero bakit may mga pulis na ganito? At kaya natawagan ng ating mga kababayan kay Colonel Mukaram ng Salang Pulis, kay Imam Colonel Moksir ng Imam Council, sa chaplain ng PNP. Nananawagan sila dahil mga pulis din ito at patunayan natin na ito ay hindi kinukonsinti ng gobyerno, lalo na ngayong statement ni General Eliazar na talagang ibibigay niya po yung ustisya, sabi ni General Eliazar. Nananawagan tayo sa Office of Commissioner Yusuf Mando, ang action man ng NCMF, at siyempre kay Secretary Saidamin. Nananawagan tayo magtulong-tulungan po. At siyempre sa ating mahal na Pangulong President Duterte. So ano po ang masasabi niyo sa sinabi ni General Eliazar na hindi niya kukonsente nito at aaksyonan niya? Sana po totoo yun sa Eliazar na yung mga gumawa po nito, mahuli na po, magbayad na po sila. Mashallah, alhamdulillah. Hindi po sapat yung mahuli lang sila kasi buhay po yung inutang nila. So dapat mapaluwag natin yung damdamin ng ating mga kababayan. Inihiling natin na makamit yung ustisya dahil ito ay kapag nawawala ang ustisya, diyan nagkakaproblema ang ating pamayanan bansa. So napaka yung mahigit 200 na viewers ngayon, please, please, i-share nyo po ito, magtulungan tayo. So mga Bangsami, mga Maranao, mga Detwami, si Saing Deranao, giyang kaya Abang Samoro, tayo ay nananawagan din sa Bang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kay Prime Minister Ibrahim. Inshallah po ay matulungan niyo po kami sa ating mahal na Chief Minister Ibrahim Murad. Nananawagan po kami ang BARM ay makatulong po isang Muslima po, isang babaeng Muslim, isang Bang Samoro ay chinap-chap, sinunog, pinatay ng walang kalaban-laban ng mga nag-aangking mga miyembro pa ng kapulisan. So sana po ang katarungan ay ma-serve. Pagtulong-tulungan natin. Kasi kung hindi natin ma-solve ang ganitong problema na pinapatay na lang, sinusunog na lang ang isang babaeng Muslima, paano pa natin ma-solve ang ibang mga problema? Lagi natin sinasabi ang kapayapaan, ang peace at ang justice. Dito po natin gamitin yung ating mga ninanais na katarungan na magamit. So inshallah, napakaraming viewers ngayon at i-share nyo po para mag-viral, makarating. Maging kay, kumbaga ay pinaparating natin sa lahat. Sa gobyerno, kami ay umaasa sa pamahalaan na makamit ang tulong. So, huling mensahe nyo po. Ano pa ang huling mensahe nyo? Ilang taon na ito? Ilang taon ito si Nadia? 35 years old. Napakabata pa. At siya ay, kumbaga, ay tinanggalan na ng karapatan na mamuhay.
at may pamilya, mga kapatid, at kanyang ang tatay. Yung kanyang tatay, labis na nalulungkot, no? Yung kanyang nanay, labis silang nalulungkot, subhanallah. So kami po rito ay saksi na napakabuting Muslima, babaeng itong si Nadia, at nananawagan tayo na matulungan po, tulungan, umaksyon po. At sa nais pong mga tumulong, makipag-ugnayan po, nandito po ang pamilya niya. At makipag-ugnayan po tayo sa kanila, insha'Allah ta'ala. At muli, maraming maraming salamat po sa inyo. Nakita niyo po, ito na po yung pamilya. Ay humihingi po ng tulong sa lahat ng viewers sa gobyerno. Insha'Allah ta'ala, pagtulungan po natin ito. At maraming maraming salamat po. Jazakum Allah khairan wa barakallahu fikum. Ako po si Brother Fahad, ang staff ni Commissioner Yusuf Mando. Mula sa office ni Commissioner Yusuf Mando ay tayo po ay sumusuporta at tumutulong sa mga kapatid natin na naaapi, kung saan ay dapat ay maibigay sa kanila ang justice alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, para makamit natin ang tunay na kapayapaan, yung sinisigaw nating yes for peace, ay dapat ay makamit natin sa mga ganitong sitwasyon na maibigay ang hustisya sa ating kababayan na karumal-dumal na pinatay, brutal na pinatay, at sinunog pa po ang ating kababayan, kapatid sa Islam na si Nadia Kasar. Maraming maraming salamat po. Jazakum Allah khairan wa barakallahu fikum.